Ba, may Michael Babia dito. Oh, Michael Babia. Unmute ka, bro. Hello. Hello, bro. Ayun, may hapon, bro Dando. Oh. Welcome, Michael Babia. Welcome. Pwede ba ako magtanong? Okay, go ahead, bro. Debate nyo? Ha, tapos na, bro. Tapos na. Umuwi na si ano, may tanong ako doon. Okay si ano, kay Mitchell. Umuwi na si Brad Mitchell, bro. Hey, sa'yo. Ah, sa akin. Okay lang, bro. Nang, yung ba sa Mateo 18, ano ba yung pinapahintulutan doon? Ano man? Yung ano man? Ano pinapahintulutan doon yung tawag sa Papa? Hindi. Anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot sa langit, anuman. General yung pagkakasabi. Kaya lahat doon, pati sign of the cross, pati ipagbigay ng pangalan purgatorio, pati yung Simana Santa, lahat doon, lahat yun. Yung ba yung pagsabihin na... Anuman, bro, kasali doon. Ang Papa. Kasali doon. Kasali doon. Anuman eh. Anuman. Pangalawang kwan ko, yung Mateo 23. Ibig sabihin na kitabya, lahat ng doktrinang ibababa ng mga obispo namin, pasok yun sa langit. Yan ang ibig sabihin mo, lahat ng doktrina. Lahat, hindi siya magkakontra. Ano? Dapat hindi siya magkakontra, di ba? Ano magkakontra? Kaya nga, magbibigay ako ng talata pa. Yung sa Mateo go. 23, pag-ibasa lang, Mateo 23, verse 9 hanggang 11. 9 hanggang 11, yung pagtawag na ama. Yung pagtawag na ama? Basahin. Pagkibasa lang, palihog. Ito, basahin natin. Basahin natin na. Yung ama. Ito yung dating ano namin, argue, binabalik na naman. Mateo 23 verse 9 to 11. Okay, sabi dito, huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao. Pati tatay nyo, ha? Sinumang tao sa lupa, kung yung tatay nyo nasa lupa, pati yun. Sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo. Paano yan? Si Kristo mismo nagsabi, turuan nyo sila ng lahat ng mga Ituloy mo ba sa Sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Yun. Servo-servorum. Yung si Pope Francis. Servo-servorum yun. Tama. Tama yun. Tuloy mo sa 12. Tuloy na naman sa 12. Ang nagmamataas ay ibababa. Tama yun. At ang nagpapakumbaba ay itataas. Tama yun. Balik tayo sa Mateo 18. 18 ni Mateo. Balikan natin 18 ni Mateo. Sabi dito, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tanong. Yung ba yung pagpapahintulot nyo na tawagin yung Santo Papa na Pop? Yung ba yun? Isa ba yun sa pagpapahintulot? Isa yun. Hindi ba yun nagkakontra doon sa Mateo 23? Hindi. Kasi basahin mo ba dyan yung Isaiah 22, 21, 22? Propesiya. Isaiah 21. Ayan, Isaiah 22. 22. Isaiah 22, 21 to 22. Ito, basahin natin. At siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuutan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya
at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Otoridad niya, bro, John Ray. Tama. Teka lang. Bro Dando. Oh. Yung bang Santo Papa niyo, lingkod ba 'yon? Yes, servo servorum, bro. Servant of servants. So ngayon, yung balikan natin sa verse 23 sa 9 hanggang 11, sino pala pinagbabawalan doon na huwag tawagin ama? Yung nagmamataas. Mga paring Odio. Mga Odio na pare yun. Yung nagmamataas, bro, Michael. Nagmamataas. Nagmamataas sa tungkulan? Hindi. Tungkulan? Nagmamataas ba? Yung parang ano, at yung basahin sa uno. Bugiro. Oh, yung mga bugiro. Lain sa Mateo 23:1 tayo simulan ha. Sabi dito, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa kanyang alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga yon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gusto-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. So ang tinutukoy pala dito, yung mga mapagmataas. Mga paring hindi yung pinatutok. Mapagmataas. Kaya pala, kung itutuloy pala natin ito sa unahan, 23, ano yun? Para kayong mga, para kayong mga libingan na pinapaputian sa ibabaw, ngunit ang loob ay puno ng mga buto, yung mga mababawang buto. Yun. Ibig sabihin pala, mapagmataas masyadong Michael Bobby, ang ano yung talata niyan, hindi mo yan magagamit sa mga Katoliko. Hindi. Una, ang pinatutungkulan ni Kristo diyan, no, exegetically yung mga Hudiyo, hindi mga Katoliko. At saka kung babalikan natin pagbasa yung Isaiah kanina, ang sabi, kung sino mabigyan ng susi, sa kanya ibibigay ang kapangyarihan at tatawagin siyang ama. O kaya nga si Pedro, brother John Doe, kung babasahin natin ang 1 Peter 5:13, bro. Magkabiyasa, bro. Ha? Unang Pedro 5:13. Ito. Sabi dito sa Unang Pedro 5:13, ito ating mababasa. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Send you her greetings. So does my son Mark. Ay, bro. Baka baka anak si Marcos ng kanyang asawa. Kaya makita mo dyan kapatid, hindi magkaano-ano si Pedro at saka si Marcos, no? Pero tinawag siya ni Pedro na anak. Anak sa pananampalataya. Eh kung anak siya ng pananampalataya, ano si Pedro? Bro, ng pananampalataya. Yan bro, ang ibig sabihin, bro. Siguro si Marcos, bro, anak ng asawa niya. Meron mang dalata si Pedro mo sa pananampalataya? Kaya huh? Nga, bro, basahin mo nga yung 5:13, wala, 1 Peter 5:13, saka so yung, does my son, bro, ano mo,
Bro, sige bro, dyan na basahin mo ang Matthew 16:18-19, i-contextualize mo doon sa Isaiah 22:21-22 para maintindihan ni brother. 16:18-19. Oh, tapos i-contextualize mo doon sa Isaiah 22:21-22. Oh, sige, eto, basahin din sa sige ko na magpaliwanag bro kasi magtatrabaho na ako. Oh, sige, Matthew 16:18-19, sabi dito, "And I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will have already been bound in heaven, and whatever you loose on earth will have already been loosed in heaven." So, i-contextualize siya doon sa, ano, sa i-parallel natin doon sa Isaiah 22:21-22, eh parehong-pareho, anuman ang kanyang buksan, walang makakasara. Anuman ang kanyang sasarhan, walang makakapagbukas. So, yun. Katawaging siyang ama bro, sabi ang mabigyan ng susi, katawaging ama. Katawaging ama. So, oh, katawaging ama. Oh. Hindi. Nakasandig si Pedro. Basahin. Basahin natin uli kasi parang hindi nabasa ni ano, hindi nabasa ni Michael Babia. "Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuutan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda." Talagang gagawing ama. Eh bawal pala patawag na ama. Eh ba't gagawin niyang ama kung bawal pala patawag na ama? Ah, baka siguro may baka siguro hindi lang naunawaan. Kaya nga eh, kayo kasi baka kasi hindi lang maunawaan. Ano ba ang ibig sabihin? Ano ba ang ibig sabihin nung wag tatawaging ama? 'Yun siguro ang tatalakayin, ano? Ano ba ang ibig sabihin na wag tatawaging ama? Eto, basahin natin. Ano ba ang ibig sabihin na huwag tatawaging ama? Eto, "Call no man father. To understand why the charge does not work, one must first understand the use of the word father. In reference to our earthly fathers, no one would deny a little girl the opportunity to tell someone that she loves her father. Common sense tells us that Jesus wasn't forbidding this type of use of the word father. A careful examination of the context of Matthew 23 shows that Jesus didn't intend for his words here to be understood literally. Jesus criticized Jewish leaders who loved the place of honor at feast and the best seats in the synagogues and salutations in the marketplaces and being called rabbi by men. He was using hyperbole or exaggeration to show the scribes and Pharisees how sinful and proud they were for not looking humbly to God as the source of all authority and fatherhood and teaching, and instead setting themselves up as the ultimate authorities, father figures and teachers. Jesus is not forbidding us to call men fathers who actually are such either literally or spiritually. He is warning people against inaccurately attributing fatherhood or a particular kind or degree of fatherhood to those who do not have it." Ah, ang ibig sabihin pala dito, huwag mong tatawaging ama ang hindi worthy na tawaging ama. Ayun pala. Oh, "As the apostolic example shows, some individuals genuinely do have a spiritual father, meaning that they can be referred to as spiritual fathers. What must not be done is to confuse their form of spiritual paternity with that of God. He is not forbidding the perfunctory use of honorifics, nor forbidding us to recognize that the person does have a role as a spiritual father and teacher. The example of his own apostles shows us that
perhaps the most pointed New Testament reference to the theology of the spiritual fatherhood of priests is Paul's statement. I do not write this to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I became your father in Christ Jesus through the gospel. Peter followed the same custom, referred to Mark as his son. She, who is at Babylon, who is likewise chosen, sends you greetings, and so does my son Mark. The apostles sometimes referred to entire churches under their care as their children. So, ibig sabihin pala doon sa call no man father, huwag kang tatawag na ama doon sa hindi worthy tawaging ama. Gayon sinasabi sa talata, mahilig silang mag-utos ng mga may pabigat. Ha? Pero, ni kanilang katiting sa kanilang daliri, hindi naman tumutulong. Pasensya na, makuan kita. Yung worthy lang dapat palang tawagin na father. Hindi, bro. Mali, bro. Ang hindi pala dapat tawaging ama, yung hindi worthy. Okay nga. Hindi worthy. Anong worthy? Worthy. Hindi karapat dapat ba? Hindi karapat dapat. Pero yung karapat dapat, yun ang dapat tawagin. Oh, yung dapat tawagin ama, yung karapat dapat. Gaya ng mga spirit. Yun ang sinabi ni Kristo. Kaya nga may sinabi ni Jesus. Yung dapat tawagin na karapat-dapat. Yung karapat-dapat. Eto, balikan na uli natin yung pagbasa. Kakabasa ko pa nga lang eh. O yan, balikan natin ha. Sabi dito, sa baba, he was using hyperbole to show the scribes and Pharisees how sinful and proud they were for not looking humbly to God as the source of all authority and fatherhood and teaching, and instead setting themselves up as the ultimate authorities, father figures, and teachers. Bro, Jesus... Tanong nga, sino daw yung karapat-dapat tawagin? Pakibasa, 1 Peter 2:9, bro. Yun na nga, binasa na yung sa bardo, dyan do eh. Hindi, 1 Peter 2:9, bro, pakibasa kung sino yung karapat-dapat na tawagin nga, ma. 1 Peter 2:9. Sige, basahin natin. 1 Peter 2:9. Ayan, 1 Peter 2:9, sabi dito, na kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. O yun. Sino yun? Azando. Yung mga maharlikang pari, bro. Ha? Dapat yung walang kasiraan. Hindi yung walang kasiraan. Binigay na nga eh. Basahin ko uli yung talata ha. Ulit na naman tayo. Mateo 23. Sabi dito. Ha? Ayan. Pawang pakitang tao. Ayan o. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Ngunit, ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga yon. Yan ang mga hindi worthy tawaging father. Yung nagpapataw ng mabibigat, pero hindi naman tumutulong. Yung pakitang tao lang ang ginagawa, nilalaparan yung kanilang yung kanilang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo, hinahabaan yung kanilang palawid sa kanilang damit, and nais nila na sila lagi yung nasa pandangal, nung nakaupo sa highest seat. So nila yung ganun, yung parang nagpatahod. Magpatahod ba nga? Pag hindi mo ko ginalang, upakan kita ngayon. Babaw yung mga paimbabaw yun. Hindi rin yun. Iba rin yun. Hindi, basahin mo. Patuloy mo basahin sa Mateo.
23 sa kwan hanggang 13 pababa, yun na yun eh, mga pababa. Sige, 13. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, mat mga pariseyo. O, pariseyo pala. Pariseyo. Mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Ah, eto. Yan sila. Oh. Mga hindi dapat yan. Di ba yan sila yan? Sila yan, tutukan ni Kristo? Yung mga pariseyo? Pero ito, kasi nung hindi mga karapat-dapat bro, ay ano, ang mga hindi karapat-dapat, pakibasa mo na ba dyan doon sa Romans 10:15? Ha? Romans 10:15. Romans 10:15. Sino hindi karapat dapat? Ito. At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Ay, ito, lago tayo dito. Si Eli Suriano, walang nagsugo sa kanya kaya hindi siya karapat dapat mangaral at hindi siya karapat dapat tawagin ama. Yan yun. Lago tayo dito. Tanong ko lang, yung sino ba yung mga ano? Noto kay doon sa Mateo. Huwag ka mag-side comment. Masama yung anong ginagawa mo, Brad. Yung sa ano, sa Mateo, binasa ko na nga kanina. Yung mga mahilig mahilig mag-utos, hindi naman tumutulong. Gusto niya magpasan ka ng mga mabibigat na pasanin. Hindi man lang didaliri niya, hindi man lang niya inilalagay upang tumulong. Yun ang tinutukoy doon. Huwag niyong tawaging father yun kasi mapagmataas. Parang ano ka sa kanya eh. Ang tingin niya lang sa iyo utusan. Parang ganun. Junre, tama ba? Ang tingin niya lang sa iyo utusan. Ah, yun. Kapag ganun yung tao, ayun yung sabihin na huwag niyong tawaging father. O, Brother Oscar, naka-raise hand ka, bro. Opo, kasi di ba may anak tayo, bro? Oo. E bilang mga ama, karapat dapat tayong tawaging ama ng ating mga anak. Yes. Eh, sa pananampalataya naman, yung mga pari, tayo anak ng mga pari sa pananampalataya. So, kailangan natin, karapat dapat silang tawagin nating ama. Ama. Yun. Oh. Eh, anong mararamdaman natin kung tatawagin tayo ng ating mga anak? Oy, tol, kumusta? Pag-uwi natin, tol. Tol, yung tawag natin sa ating ami, anong mararamdaman natin doon? Ano ko, masasapo ko yung anak ko kapag tinawag niya akong ano, tol. Tol. At saka, eto. Ang may sentido naman yung talata eh. Yung mga mapagmataas, yun ang hindi tao ba tawaging ama? Mga amang ama, hindi naman kaming tutol dyan pagdating sa kwan. Yun ang ano, yun ang huwag tawaging ama. Ano yung sinabi ni Kristo? At saka sa Bisaya, alam nyo? Sa Bisaya? Ako, mas matanda pa ako kay Padre. Matanda pa ako kay Padre. Tawag ko sa kanya, Dre. Dre. Oh. Eh, tawag sa kanya ng iba, Father. O, oh, wala ang problema dun. Fernando. Oo. Okay na yung tanong ko. Yung ano na lang, yung huling sagutan natin, yung sabi mo, yung patungkol kay Kristo. Kailan pala namatay si Kristo? At kailan siya nabuhay? Eh, nako. Eh, tinalakay na natin yan doon sa ano, bro? Doon sa chat. Tatlong gabi sa mapapasa ilalim. Naniniwala kayo? Eto, basahin natin Lucas 24, ha? Naniniwala ka ba doon? Tatlong araw siya, tatlong gabi sa mapapasa ilalim? Yes, tama yun. Tama yun. Tatlong araw, tatlong gabi? Hindi. Tatlong araw, yung sa kanila kasi, andyan ba si Romel Tembrevilla ng Israel? Romel Tembrevilla ng Israel? Ah, lagay na si Romel Tembrevilla para mas ano to, mas informative to. Kasi nasa Israel to eh. Bro Romel Tembrevilla. Hello bro. Bro Romel Tembrevilla. Hello bro Romel. Ay, bro Jando. May ginagawa ka bro? Bro, may ginagawa ka? Unmute bro, unmute. May ginagawa ka bro? Ano po yun?
May tatanong lang sana ako, bro. Tungkol diyan sa kultura ng mga Israelita, no? Sa hapon. Oh, sa Jerusalem. Hapon na ba yan, bro? May bibigay tanong lang ako, liwanag lang, bro. Kasi sabi kasi ni Kristo, sabi kasi ng sa Biblia kasi si Kristo pag pinatay sa ikatlong araw mabubuhay. Ngayon, yung binagbabatayan ng mga dating daan, yung ginagamit ng member ng ano rin ng ang Church of God Seventh Day, sila yung nauna eh, Church of God Seventh Day, sila yung nauna sa topic na to. Na ano na dapat si Kristo is nasa ilalim ng lupa tatlong araw, tatlong gabi. Yan, tatlong araw, tatlong gabi. Kaya sila naniniwala, bro Romel, si Kristo pinatay ng Miyerkules, nabuhay na mag-uli Sabado ng hapon. Ayun, tanong ko, Brad Romel, dyan ba sa kultura ba ng Israelita, kapag sinabi bang tatlong araw, tatlong gabi, wait. Sabi na Sabado sa hapon. Sige lang ha, kinukurek ko lang ha, wala kami sinabi na Sabado ng hapon. Kinukurek mo, walang Sabado ng hapon. Sige, ito. Bro, sa kanila kasi bro, dapat kumpleto. Tatlong gabi sa ang kanilang pagbabatayan, oras. Kapag hindi mo naabutan yung exact oras para bumuo ng isang gabi, hindi yun isang gabi sa kanila. Dapat yung tanda, hindi yung pwede na magkamali. Bro, ano yung aturo dyan, bro, sa Israel, bro? Ikaw mismo yun nandyan. Ang turo rito ay ang buong araw. Ibig sabihin, magsimula sa umaga hanggang hapon. Pero pag sinabi mo isang araw, sa atin naman ay mula alas 12 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi ulit. Mm-hmm. Sa kanila rito, dahil malaga sa kanila yung Shabbat, so ang batayan nila ay alas 6 ng hapon pag ano ng Shabbat nila hanggang Sabado ng hapon. Gabi. So ibig sabihin, kung namatay si Kristo ay alas 3, mabilang mo na yan pagkadating ng alas 6 isang araw. Kahit hindi umabot dahil ng ano? Lumampas na siya. O kahit sa alas 3 siya namatay, pagkagabi, isang araw na yon. Berdando. Isang araw na yan kasi count na yon eh. Oo. Oh. Berdando. Yan. Yan. Pagka Sabado, bro, isang araw ulit. Oo. Oh. So, yan. Lumampas siya ng Sabado ng alas 6, i-count mo na yan dahil antayin mo yung araw ng Linggo. Iyon. So, sabihin mo muna kailan siya namatay sa inyo. Yun nga, Biyernes ng gabi kasi nagkatugma yung araw na yun. Biyernes ng? Alas 3. Nung Biyernes at saka simula ng Passover. Oo, oh, simula ng Passover. So, dyan pala sa Israel, Brother Romel Tembrevilla, kung sakali si Kristo namatay ng alas 3, inilibing ng alas 6, ibig sabihin yung alas 3 to 3, 4, 5, 6, yung apat na oras na yun, counted na yun as isang araw. Tama. Opo. Oo. Ito, para hindi kayo malito dyan, ganito. Hmm. Ang holiday natin dyan, tulad nito, June 12, di ba? Hmm. So, ang magsimula yung ating holiday, ay ating gabi. Mm. Ng 11. Mm. 'Di ba? Oh. Sa kanila rito, pag sabi mo ng June 12, magsimula yan ng alas 6 ng hapon ng pizza 11. Oh. Para hindi kayo malito diyan. Oh, yun nga. Batayan bro. Dito. Bro. Pag ang Shabbat mo ay Sabado, taglit lang. May ingay ako rito. Mm. Dito ako sa shop, yung market. Mm. Ano ang tanong pa, Bro Jando? Kasi ganito 'yon. Sa kanila kasi sa dating daan, dapat kumpleto mo yung gabi. Halimbawa, nilibing si Kristo ng ano, ng Huwebes ng gabi. Ng Huwebes ng gabi sa kanila, no? Sa Huwebes ng gabi. Pero yung umaga, magsisimula naman yung count, yung isang gabi lang 'yon, walang umaga yung Huwebes.
Ibig sabihin, gabi lang ng Huwebes ang bibilangin, hindi kabilang yung araw ng Huwebes kasi ano 'yon, iba 'yon. So ang araw magsisimula Biyernes ng umaga. Ganun sila eh. Makapaliwanag bro dyan ko? Oh. Sa kanila yun. Sa kanila yun? Sa kanila yun. Oh, tama, tama. Bro. Hindi kami rin. Sa... Dito kami. Oh. Sa... Oh, so, sa... Kapatid, iba yung ang pag-intindi ninyo. Isa sa realidad na aming napatunayan rito sa Israel. Nandito ako sa Jerusalem. At 13 taon ako sa religious Jew. Yeah. So yun bro, ang batayan. Bro, dyan sa Israel bro, dyan mismo sa Israel, anong araw kinikilala ng mga Israelita na patay si Kristo? Miyerkules o Biyernes? Biyernes. Dahil tugma nga sa Pesach nila noon. Hindi rin ordinaryo na sabat yun. Dakilang sabat. Ayan, Biyernes pala. Biyernes pala. Oh, pakibasa nga dyan sa Biblia na hawak niya. Dakilang araw. Ano bang nakasulat dyan? Dakilang araw nga. Tama. Bro, sa kanila bro Romel, pag sinabi kasing dakilang araw, hindi yun seventh day sabat. Hindi rin yung 7th day ang sabat. Meron nga monthly sabat. Sa kanila. Sa kanila. Ay. Sa mga Hudyo kasi yun. Kasi binabatayan natin, Hudyo. Yun oh. Ang tanong dyan eh. Itong nakalusulat ba sa Biblia ay ginawa ng ibang reliyon o sa Hudyo? Sa Hudyo, bro. O sa Hudyo, bro. So, hindi. Dapat makinig ka, kapatid. Eh, nandito ako sa Hudyo nga. Ako pa nga nagpupulupot ng alaga ko. Kanilang mga teachings. Ito yung kultura ng mga Hudyo rito. Oh. So yung dakilang araw doon, Sabado talaga 'yon. Sabado 'yun ang pinakahigpit nila. Yung nga pagkaangamo mo ay religious. Hindi ka matupad yung hindi ka makahawak ng telepono. Hindi ka makaingay. Sabado kayo magsimula. Walang telebisyon, walang radyo. Diyan ko. Bro. Yes. Simula. Bro, ako ang mag-explain, bro. Sige, bro. Ikaw, bro. actually, yung sinasabing tatlong araw, tatlong gabi, hindi yung refer kay Jesus, refer yung kay Jonas. Okay? Si Jesus talaga tatlong araw lang. Basahan mo ba din dyan sa 2:19 ng Juan? 2:19 ng Juan? Oo. Oh, tatlong araw lang si Jesus. 2:19 ng Juan. Okay, sabi dito. Sa magandang balita, bro. Sige, basahin natin sa 2:19 ng Juan. Sabi dito, sumagot si Jesus, gibain nyo ang templong ito at sa loob ng tatlong araw ay muli ko itong itatayo. Tatlong araw lang. Ngayon, para natin mapapatunayan na talagang linggo yan. Kasi unang-una, ayun nga sa kustombre ng mga Hudyo, 12 hours lang ang kanilang isang araw. Pakibasa ba rin sa Juan 9:11. Ito, sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yun sa aking mata. Ay, hindi bro. 9:11 ng John. 9:11 ng John. Oo. Yan nga, 9:11. Oh, 11:9. Balikan mo. Balikan, 11:9. Oh. Hindi ba't 12 oras sa maghapon? Oo. Oh, 12 hours lang. Ngayon, ang counting ng changes ng ano nila bro, basahin natin ang Genesis 1 to 5 muna. Genesis 1 to 5. Oo. 1 to 5? Oo, 1 to 5. Oo. Nang pasimula, inilika ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Magandang sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinatawag niyang araw at ang dilim naman ay tinatawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Yon ang unang araw. Yon ang unang araw. Lumipas ang gabi, nag-umaga. Unang araw yon. O ngayon, unong oras na matay ang Kristo, alas 3 ng hapon. Nung pagka-alas 6 ng gabi, ang isang buong gabi nun, isang araw yun. Oh. So, nung linggo, kinabukas, pag linggo,
pangalawang araw. So paggabi ng Linggo, pangatlong araw yung kinaumagahan yun. Pag kinaumagahan ng Linggo, pangatlong araw yun. Oh, basahin natin ano sa Lucas. Basahin sa Lucas 24. Ano ba ang sinabi ng anghel? Ito. Sabi niya dito, ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ikatlong araw. Sabi ni Kristo, sa loob ng tatlong araw, itatayo ko ang templong ito. Kaya yung sinasabi na tatlong gabi at tatlong araw sa ilalim ng lupa, hindi yung oras ang pagbabatayan doon, kundi yung araw, hindi yung oras. Sabi ni Badrumel Timbrevilla, sa Israel, namatay si Kiso ng alas 3 ng hapon, inilibing ng alas 6 ng gabi, yon yung alas 3 na yon, 3, 4, 5, 6, yung tatlong oras na natitirang yon, it was considered one day, kahit isang tatlong oras lang. Yes, bakit po? Pagtatanungin ka, brother, ano? Brother, Pabia. Pabia, kung tatanungin ka, Pabia, ilang, magkaan ang taon mo sa isang, ay, sige, sablet. Pabia, magkaan ang taon mo sa isang araw? Ang sasagot mo, minimum. Diba? Ang tanong sa'yo, isang araw, pero minimum ang sasagot mo. It hours ka lang nagtatrabaho sa isang araw, pero considered hunti yun. Katulad din yan sa ano, pagkamatay ng Kristo, alas 3 yung namatay, pero considered hunti yun. Kasi araw ang pinagpapatayan. Tanungin nyo nga ako eh. Paano ako makasagot? Kayo lang nagtatanong, kayo lang nagsasagot. Hindi, kami ngayon sumasagot eh, kayo nagtatanong. Kaya ba, ako nakapagtanong eh. Paano ako maka... Hindi, pinaliliwanag lang bro na source natin na sa Israel mismo. Ayan o, naglalakad sa Israel o. Nasa Israel mismo yung source natin. Ang sa kanila bro, ang kultura nila bro, kahit alas 3 nagsimula, hindi na kumpleto yung dapat alas 6 ng gabi magsimula, alas 3 ng hapon nagsimula, counted na yun bro as one day sa kanila. Counted as one day. Wag, kasi yung style nyo kasi ng pagbibilang, dapat simulan sa alas 6. Tatlong araw. Tatlong araw, di ba? Tama? Tama, tatlong araw. Kailan pala namatay si Kristo? Friday sa inyo, di ba? Oo. Friday naman talaga. Ano ba araw? Ano bang araw namatay ang Kristo? Hindi ka madugo mo na narinig yung microphone. Friday ng hapon, alas 3. Oh, Friday ng hapon. Yung Friday ng hapon, alas 3, isang araw na yung counting nun. Pati na isang gabi. Kasali na yon. Hindi pala magsa nalibing nun eh. Ayun nga. Sa kanilang kultura kasi, kahit alas 3 ng hapon siya namatay at nalibing kasama na yung gabi, isang araw na yon. Ayun, saan yun yun? Oo. Oh. Ganyan, hindi. Yun ang kanilang kultura bro ng mga Hudyo. Sa Bernis ng umaga pala siya, isang araw. Sige, wala pang orasan kasi dati. Wala pang orasan. Sabi kasi ng isang kapatid dyan eh, tatlong araw siya eh. Bro, ang batayan nila bro, araw. Hindi oras. Araw nga, tama. Kasi sinabi niya tatlong araw eh. O, tatlong araw. Yung Bernis ng hapon, isang araw na yun. O sige, isang Bernis hapon. Sabado, ikalawang araw na yun. Yung Linggo, ikatlong araw na yung Linggo. Kaya nga siya nabuhay Linggo. Anong oras siya nagbangon sa Linggo? Linggo, sabi nga ng anghel, oh. Sabi ng anghel mismo, tutulan mo tong anghel. Sinabi ng anghel, ito ah, sabi ng anghel, wala siya rito. Anong araw pumunta tong mga babaeng to? Magandang maagang maaga pa ng araw ng Linggo. Maagang maaga pa ha, ng araw ng Linggo, ang babae pumunta sa libingan. At pagdating nila sa libingan, ang sinabi ng anghel, wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Yung ikatlong araw na yan na muli siyang mabubuhay, yan ang araw ng Linggo. Kaya nga hindi naabutan sa ano eh, hindi naabutan sa libingan eh. Pero kasi, naniwala kayo Linggo siya nabuhay. Yan nga o, sinabi na nga ng anghel eh.
Kaya nga, tatanungin kita eh, sino bang nauna na pumunta sa libingan? Ang anghel o yung mga babae? Yung anghel! Yung anghel. Unang umaga yun. Babya, out of context naman yung tanong mo. Kahit sino ang nauna. Babya, kahit sino ang nauna doon. Kahit, Kahit sino ang nauna doon. Kahit sino ang nauna doon. Ng anghel, yan ang pinahayag niya sa mga babae. Kahit sinong, ano yun, Brother John Rick, kahit sinong nauna. Kahit sinong nauna doon, nang punta doon, linggo yun, na muli pagkapuhay ng Panginoon. Ano ka ba? Kahit sino pang nauna doon? Mali yun, mali, Brad. Ay. Sa talata, Brad. Mali ba? Brother Romel Tembrevilla, mali ba ang paliwanag ni, ano, ni John Ray? Ikaw yung nasa Israel ngayon. Ano, unmute mo, bro, unmute mo. Anong kultura sa Israel dyan? Kung mali ba ang sagot ni John Ray? Para ma-resolve natin yan, bro, dyan do, ito na lang siguro, kapatid, mangkinig ka. Namatay si Kristo alas 3 ng hapon, ng Biyernes. Biyernes na yun. Tatlong araw, Brad. Tatlong araw na nga, oh, Biyernes. Ang kultura dito, pagdating ng Biyernes ng alas 6, ibang araw gabi, na. Sabado na yun. Sabado na yun, di ba? Oh. Sabado na yun. Sabado. Oh, Sabado. Oh, pag alas 6 ng Sabado ng gabi, Linggo na. Oh. Kahit na buhay pa siya ng alas 6 ng hapon ng Sabado, Linggo na yun. Intindihan mo? Oh. Tama. Dito. Kasi ang sabi niyo, Bernice na ng hapon. Bernice nga ng hapon, alas 3. Alas 12 ng ating gabi. Kaya nga, pagdating sa alas 6, ibang araw na yon, Sabado na yon. Oh, Sabado na yon. Dalawang araw na. Dalawang araw na. Oh. Pag umaga nun, Sabado pa yun ang umaga. Hindi ngayon yung batayan. Ang batayan doon, pagtapak ng alas 6, ikalawang araw na yon. Nandyan siya, oo. Nandiyan sa likod ko. Kaya nga, alas 6 na hapon. Gabi na yun sa kanila. Mali, bro. Bro, mali ka nga eh. Sabi, ayan o, katulan mo yung Hudyo na religyo. Mas marunong pa itong hindi man lang nakapunta sa Israel. Tanungin ko yung kapatid na sa Israel. Ilan pa lang sabat sa mga Hudyo? Oh, ilan daw sabat sa Hudyo? Isang araw lang bago sa Hudyo? Isang araw lang? Ano yung kayong kapatid na yan? Isang araw lang ba isang Sabat sa Hudyo? Ang Sabat, bro. Ilang araw ang Sabat ng Hudyo? Sa tuwing Linggo, isa. Pero ang holiday, Sabat pa rin nila. Marami. Kung marami pala eh. Hindi lang isang araw. Nila, marami. Marami ano? Eh. Kung tayong nasa Biblia, dakilang araw yun. Tapat yun sa dakilang araw na Sabat. Yun nga. Oo nga. Yun nga. Bernice nga. Dalawang ano nila. Yung Passover nila sa Sabat. Itanong mo yan sa mga Hudyo, mga mo. Anong tanong? Itanong mo yan sa kan mo, sa amo mo ng Hudyo. Sinagot na nga niya kanina eh. Kahit holiday, Sabat sa kanila yon. Ilang araw ba? Kinukomplikto mo kasi yung tanong. Ang sabi niyo kasi, isang ang araw. Ang inanuan natin, yung tatlong araw dito. Ang inano mo, tumakbo ka sa Shabbat. Eh may baka, pa naman isang Shabbat ang hindi yun. Hindi lang tayo magkutak sa Shabbat. Kung gusto mo. Tama yung inis. Ano kung malaman sa Shabbat? Bro, Michael Babia, makinig ka ha. Sa kanila, si Kristo namatay ng araw ng Biyernes ng hapon, isang araw na yon. Pagdating ng alas 6, Sabado, isang araw na naman yon. Sabado ng hapon, Linggo, tatlong araw na yon. Mali yun, bro. Anong mali? Mas marunong ka pa sa kultura ng Hudyo? Nakapunta ka ba ng Israel? Yung binabatayan mo yung sa utak mo. Kailan, kung Biyernes, sabihin mo Biyernes, kailan ka ba magbilang? Hindi pala kayo marunong magbilang sa rekonan. Hindi, bro. Wag mong dalhin ang kultura ng Israel. Teka. Bro, wag mong dalhin ang kultura ng Israel, ng ating kultura sa kultura ng Israelita. Yun. Ngayon, palito mo ngayon. Huwag mong dalhin, kapatid. Huwag mong dalhin dyan yung kultura ng Hudyo dito. Barbe, napakaingay mo. Sabi na nga, huwag mong dalhin ang kultura nating Pilipino kung paano tayo magbilang sa kultura ng Israel, kung paano sila magbilang doon. Kasi iba yung paraan natin ng pagbibilang dito sa paraan ng pagbibilang doon. Huwag mong itulad. Oh, Brother Ruel Tio.
Well, unmute bro, unmute. Okay. Yung kapatid natin, hindi niya naintindihan. Malinaw sa talata na ang binabanggit doon, araw, hindi oras. Okay? Huwag niyang papalitan ng kanyang sariling interpretasyon ng oras. Oras ang hinahanap niya. Naimbento ang oras sa iba't ibang reconnecting time, lalo na sa mga Hudyo. So, hindi sila nagbibilang ng oras noon. Ang nakalagay sa talata, tatlong araw. Namatay si Kristo, Biyernes, isang pangalawang araw, Sabado. Nabuhay siya Linggo ng umaga bago magliwanag. Linggo. So, tatlong araw ang bilang. Hindi oras, 6 hours, 8 hours, 12 hours, 24 hours. Hindi ganon. Nag-aral ka ng Biblia, nagbasa ka, ang hinahanap ko, malinaw ang sabi sa talata sa ikatlong araw. Ikatlong araw. Araw, hindi oras. Ano ka ba? At noong time na yon, iba't iba ang reckoning time na ginagamit noong unang panahon. Ngayon, anong ginamit na orasan doon? Siko? Citizen? Aguer? Anong ginamit doon? Wala ka namang orasan doon eh. Araw sila sa paglubog at pagtaas ng araw. Kaya nga araw ang dinagay ng nasa talata. Intindihin mo yon, araw, Biyernes. May liwanag pa yon. Tama yung reckoning time nila. Alas 6, conclude na yon. Kasama na yon sa isang araw, Biyernes, Sabado, Linggo. Hindi ka ba marunong magbilang ng araw? Kaya hindi kayo nagkakasundo dahil yung isa ang hinahanap niya. Oras. Ayan si Bro Romelo, nasa Jerusalem yan. Nung nandoon kami, nung pumunta kami ng Jerusalem, nung nag-pilgrimage kami, iba ang oras ng mga Hudyo. Hindi ka naman Hudyo. Pinapalito ni Michael Babia, Brother Rowell, mas marunong pa siya sa kultura ng Hudyo. Na hindi man lang nakatapak sa Israel. Wala ka lang, Michael. Nagbabasa ka lang, tapos iginigit mo yung sarili mo. Basahin mo. May oras bang nakalagay sa talata? Wala. Oh. At saka ano? At saka ganito pa. Ganito sabi, pag sinabi kasi ano, itong araw, Michael Babia, tanong ko lang muna sa iyo ha. Pag ikaw ba tatanungin ka, magkano ang sahod mo sa isang araw? Di ba ang sinasagot natin minimum? Oh, kung minimum. Sa isang buong araw, 8 hours ka lang nagtatrabaho. Oh. Pag isang buong araw ng tutulong. Tama. Ang sabi ng anghel, nagbangon na siya eh. Yung unang araw. Eh, matigas ang ulo. Sabado ng gabi, bro. Linggo na yan. Linggo na nga yun. Di mo naunawaan yan? Sabado ng gabi, Linggo na yan? Bali dyan yun. Pakibasa nga yung Genesis 1:5. Ayun, binasa ko na kanina. Yung unang araw, oh. Magsisimula, gabi, then umaga. Oh. Yung araw sa Israel, alas 6 ng gabi magsisimula. Kaya pagdating ng Sabado, kasi... Sabado 6 p.m., Linggo na yon. Oo. Kasi babla kasi ang reckoning niya na alas 3. Hindi, kababla kasi ang reckoning ni Babia, alas 3 na matay ang Jesus. Dapat ang isang araw, alas 3 ng Sabado. Mali yon kasi Roman na ginagamit mo, Roman calendar na. Iba kasi ang tinaang, sa Jewish kasi, sinusunta nila, Brother Babia, ang sinusunta nila, lunar. Araw. Ang sa Gregorian calendar kasi, solar. Kaya iba yung para ano, pagbibilang. Hindi katulad ngayon. Kaya huwag mong itulad ang pagbibilang natin ngayon sa pagbibilang ng mga audio. Oh. Kaya naguluhan sila, bro, dyan do, dahil inano nila sa kanilang pag-iisip dyan sa Pilipinas. Oh, papare, so, itutulad nila. Yan yung Linggo siya nagbangon. Kaya wala na siya sa Linggo nga eh. Nagbangon na nga. Yun ang payag ng anghel. Anong wala siya sa Linggo? Hindi naman siya sa Linggo. Ano maga? Sabado pa lang ng gabi, na, Linggo na. Yung gana, pinaliwanag ko na nga, pagdating ng Sabado ng alas 6, kahit mula pa ng alas 7, Linggo ng gabi. Bumangon na siya, Linggo na. Linggo na? Pabi, galing na, papaliwanag ko sa iyo, Pabi, ah. Namatay si Jesus alas 3 ng hapon. Oh, Biyernes. One day yun. Biyernes yun, one day yun. No, pagka alas 6, Sabado yun. Sabado. Dalawa na. Sabado. Pagka Sabado ng gabi, Linggo na yon. Linggo na. Tatlo na. Oh, tapos kinaumagahan na yun. Ano, pangit na araw. Kinaumagahan, pinunta. Ano mo yung iniisip mo eh.
Dinadala kasi niya sa ano eh, sa kultura ng mga Pilipino, paano magbilang yung Pilipino. Oh, dinadala niya doon. Kaya nga sabi ko sa iyo, Babia, ang bilang ng mga, Babia, bangin makinig ka muna, ang bilang ng mga audio, lunar. Kasi nating lunar, sinusundan nila yung ikot ng buwan. Ano ba ang malamas ang buwan, di ba, gabi? Yes. Nang pagganyang pangyayari na yon, may buwan ba yon? Ay, naku, pilosopo na naman. Pilosopo pa naman. Pilosopo na naman. Paano mo makikita? Kumpliktuhin yung sarili mo. Paano mo makikita ang katotohanan, Michael Babia, kung dinadaan mo sa pilosopo ang argumento mo? Pilosopo siya nga ng pilosopo eh. Kaya mo sabi ko eh. Ano sabi mo? Anong buwan? Wala namang buwan nun. Sa kanya ang galing eh. Ang tanong eh. Sabi niya eh. Hindi. Sabi ko, sinabi na nga kanina. Dito tayo sa inano mo ng tatlong araw. Nagbango na nga siya. Sabi ng anghel, nagbangon. Ikatlong araw yung sinabi ng anghel na magbabangon siya. Hindi. Ikatlong araw yung sinabi ng anghel na magbabangon siya. Ikatlong araw yun. Oh, Brad, ano? Brad Ruel Tio. Hindi nga matumpak nga eh. Kapag ikaw bro, ikaw Ruel Tio. Okay. Teka. Michael Babia, diretsahan lang. Nakapunta ka na ba ng Israel o hindi pa? Huwag mong ilitira, nakapunta. Hindi, tanong lang. Nakapunta ka ng Israel o hindi pa? O hindi pa. Okay, brother Ruel Tio. Maliwanag na sa'yo. Ruel Tio. Ikaw ba, Ruel Tio, nakapunta ka na ba ng Israel? Yes. O yan. Walang SDA na pumapasok sa sinagoga. Dating daan si ano bro? Ruel Tio, dating daan si Michael Babia. Dating daan? Oh, dating daan. Karon ito. Pakibigay nung talata na nabuhay si Kristo noong magliliwanag na, yung madilim-dilim pa. Oh, yun. Kanya bro dyan do, at tanungin mo siya kung anong araw yon ayon sa talata para matigil siya. Sige. Yung interpretasyon ng Katoliko, hindi natin interpretasyon. At hindi niya rin interpretasyon. Magbasa lang siya at unawain niya kung anong araw ang nakalagay doon. Papa. Ikaw bro, Mike Babia, ano bang araw siya nabuhay ng muli? Anong araw siya nabuhay muli? Oh, sa inyo. Sabado ngayon. Sabado ng anong oras? Ay wala naman dito kayang oras ng Biblia eh. Pero umaga? Umaga ba o gabi? Ngayon ikaw naghahanap ng araw, anong oras sa amin? Nagbilang ka ng alas 3, alas 6, alas 6, alas 3. Ano ba yan? Tapos ngayon tatanungin ka, sabihin mo araw. Dahil wala nakalagay dyan na oras. Patay tayo sa... Sabado. Di ba nga? Ano bro? Wala kang alam. Sabado ng umaga o Sabado ng gabi siya nabuhay? Sabado yung ng gabi. Sabado ng gabi, linggo nga. Oras ng gabi. Umaga ngayon. Anong oras ng gabi? Anong linggo, mag-umaga, basahin natin talata. Bro. Anong oras ng gabi? Anong oras ang linggo magsisimula sa Israel? Basahin na natin ang talata. Bro. Okay. Kasi ang sabi niya, ha, pakinggan niyo ha, ang sabi niya, Sabado ng gabi. Sabado ng gabi. Ng gabi. Pinipilit niya may oras. Eto, basahin na. Kung anong oras bro, ng gabi. Ng basahin Sabado. Natin bro. Sabado ng gabi bro. Sabado ng gabi. Ano yung Sabado ng gabi? Gawa 27. Ha? Gawa 27. Sabado ng gabi. Itong babasahin natin ha. Sabado ng gabi. Oh, eto. Eto. Mateo gawa 27. Nang Sabado ng gabi, yan ha, nang Sabado ng gabi, kami nagkakatipon upang magpira-pirasyon tinapay. Ang sinasabi dito, Sabado ng gabi, yan ha, Sabado ng gabi. Ano tong Sabado ng gabi sa ang dating Biblia? Ang Sabado ng gabi, nang unang araw ng Sanglinggo. So yung Sabado ng gabi, Linggo. Unang araw ng Sanlinggo yung gabi. Tututulan mo ba to, Michael Babia? Ang Sabado ng gabi, Linggo?
hindi siya marunong mag-ano. Babya! Sabado ng gabi kaya mag- sumasang-ayon ka ba, Babya, na ang Sabado ng gabi, Linggo na. Yes. Brodyando. Yes. Ito na lang, oh. Kasi, binabantayan niya yung sagot natin. Ito lang. Sabi niya, 24 hours talaga. So, kung nagsimula sila ng Miyerkules ng alas 3 ng gabi, ng hapon, dapat matugma sa alas 3 ng hapon ng Sabado. Sabado. Ang tanong, para sa audio, makagalaw ba sila sa oras ng Sabat? Ayan. Sige. Michael Babia. Sagot. Ayan, yan, yan, yan. Maganda. Michael Babia. Sagutin mo yan. Hindi na tatlong araw. Apat na. Araw. Alas tres. Sabi mo, alas tres ng hapon namatay siya. Miyerkules sa inyo. Oh, Miyerkules ng alas tres. So ngayon, Sabado ng alas tres. Sabat pa rito. Oh, makagalaw ba mo siyo? Hindi naman Sabado siya namatay. Sa, ang mga Sabat, sabad, pag Sabado, hindi siya pwede mag-sapat mo eh. Yan. Ay, bakit palabasin mo mga babae? Hindi ko kayo magaling araw. Yan ang magaling araw. Sabi mo tatlong araw lang. Kasi... tatlong araw siya ng Sabado ng alas tres. Hindi tayo maligaw. Ikaw nga yung ligaw na ligaw eh. Ligaw kasi hindi ka makinig. Ikaw yung ligaw na ligaw. Dinadala mo yung ibang kultura sa ibang kultura. Pindos, pagkita yun mo bumasa. Takot kayo sa... Michael Babia. Michael Babia. Yung sinasabi na Sabado ng gabi sa dating Biblia, unang araw ng Sanglinggo, sangayon ka ba doon? Sabado nga ng gabi, magdal... Oh, yung Sabado ng gabi, sumasangayon ka ba na yung Sabado ng gabi, Linggo na yon? Hindi pa yung maging Linggo. Ano hindi Linggo? Sinabi nga ng dating Biblia. Balikan natin. Eto ha, balikan natin. Maliwanag yun, oh. Oh, basahin din sa English. Sa English. Eto sa English. On Saturday evening. Eto ha. On Saturday evening, we gathered together for the fellowship meal. Yan na. On Saturday evening. Saturday evening. Ano yan sa ano? Sa ang dating Biblia? Unang araw ng Sanglinggo. Tanong, sumasang-ayon ka ba, Michael Babia, na yung Saturday evening, Linggo na yon? Ano? Ano naging Sabado? Evening, Sabado nga eh. Sabado it, evening. Yung Saturday, walang alam nga. Walang sabi sabog, walang sabi ko na nga pa eh. Napahiya. Napahiya. Wala to, walang alam yan. Bro, ala, pasensya na kayo. Panatik lang bro, pasensya na kayo bro, panatik lang. Kaya hindi niya alam na yung Saturday evening, Linggo na. Yes. Sa kaunang-una, bawal lumabas ang mga kababaihan sa araw ng Sabat, which is Sabado. At ang tao, nasa bahay lahat yan. Tama. Sila at papatayin. Kaya dyan pa lang sa pahayag mo, Michael Babia, sablay ka na. Hindi sablay na. Araw ng Sabat ng mga Hudyo noong panahon ni Kristo. Nagmamarunong ka kasi, puro kasablay eh. Bro, yung sinasabi ng ang dating Biblia, gawa 27, sumasang-ayon ka, unang araw ng Sanglinggo yun. Yan. Tato na kayo, hindi pa kayo makapagsagot ng tama. Hindi, ikaw ngayon hindi makasagot eh. Hindi ka nga makalusot eh, wala kang tanong. Wala kang sagot doon sa Michael Babia. Sa'yo, palusot ka eh. Ulitin ko sa'yo, Michael Babia ha. Yung sinasabi ng ang dating Biblia, gawa 27, sumasang-ayon ka ba na yun ay araw ng Linggo? Hindi ako sasagot dyan kung hindi mo tatanong yung sasagutin. Ay, naunsa. Wala. Wala, dating Biblia ginagamit ko. Ito yung paborito nyo, di ba? Ang dating Biblia. Mark 16, saan natin ang umpisa? Akala ko ba naniniwala ka sa lahat ng nakasulat sa Biblia? Yan ang batayan ni Il Soriano eh. Bakit ngayon nilalabag mo? Linggo lang umaga, wala na si Kristo. Hindi, naniniwala ka sa Biblia, kapatid na Michael Babia.
Naniniwala ka sa Biblia? Naniniwala, nakasulat nga dito, kaya nga pinababasa ko. Kung nakasulat dyan, nakasulat sa Biblia, bakit mo binabali? Ano, mas magaling ka pa sa nagsulat? Magaling ka pa sa Biblia? Dahil ang pinakinggan mo, ang turo ni Elisoriano na sablay? Saan ang paniniwala mo? Si Elisoriano na sarili niyang interpretasyon? O ito yung Biblia na binabasa ni Jando? Kanina pa pagkakali ko, binabasa ni Jando, may batayan? Tapos ang tigas ng ulo mo. Magbabasa ako ng sikwan eh, talata eh. Kayo, kasi kayo, sa inyo lang lahat eh. Oh, sige, sige. Okay, anong talata mo? Anong talata mo? Basahin mo. Pakinggan natin. 16, Mark 16:2. Mark 16:2. O, basahin mo. Anong araw yan? Ah, Mark 16:2. Eto. Anong araw yan? Akala ko ba si Soriano hindi naniniwala na merong Mark 16? Oo. Ba't mo ginagamit ang Mark 16? Bakit Mark 16:2? Teka muna, Badruel. Si Soriano nagtuturo na walang Mark 16. Yes, ang turo na, kaya wag, ba't ka gumagamit ng Mark 16? Hindi pala kayo naniniwala sa Mark 16. Wag kang gumamit sa talatang hindi nyo pinapaniwalaan ang nag-i-exist. Tama. Oh. Hindi niya alam yan, bro. Hindi niya alam yan. Turo ni Soriano ang Marcos hanggang Kapitulo 8 lang. 8 lang. 8 lang. Yung 9 hanggang ano, Alas ano daw yun. Hindi totoo yun. Wala daw yun. Wala daw. Sige, basahin natin. Basahin na lang natin para pag mapagbigyan. At pagka, ano? Binabawi na. Lucas na naman ngayon. Lucas na naman. O sige, Lucas tayo, Lucas. Lucas 24. Uno. Yan. Datapwat ng unang araw ng Sanglinggo. O yan. Tanong ko dyan, may tanong ako dyan. Ano? Linggo yan, di ba? Unang araw ng Linggo? Yes. Sino ang unang pumunta sa unang araw ng Linggo? Yung anghel ba o yung mga babae? Anong unang pumunta na? Yung anghel, syempre. Out of context naman. Out of context. Ayon bakit? Na sa gawa. Ayon sa gawa, may 17 na yung unang araw ng Linggo, Sabado ng gabi. Sabado ng gabi, Linggo na yun. Hindi makaunawa si Michael Babia eh. Gumagawa ng sariling butas. Paano mo unawaan? Gawa 27. Sa gawa 27, yung Saturday evening, Linggo na yun. Yung Saturday evening, Linggo na yun. Sabado ba yun? Sakto pa yun sa Sabado. Hindi. Hindi mo pala alam mali. Yung kultura. Mali. Hindi ka na nga nakapunta ng Israel. Nagmamarunong ka pa. Si Romel Tem. Huwag lumabas ang tao. Bro, Romel Tio. Bro, Romel Tio. Nakapunta ka ng Israel, Bro, Romel Tio, di ba? Yes. Sa Israel, kailan magsisimula ang araw ng Linggo? Eh, kinakailangan doon sa ating gabi. No, yung pagpagsabado ng ating gabi, papatak na ng Linggo. Oh, yun. Sa Sabado, alas 6 ng Sabado, alas 6 ng hapon sa Sabado, Linggo na yon, Michael Babia. Huwag mong sabihin hindi pa gabi. Linggo. Sandali, broma, Jando. Yes. Ang kahating gabi ng mga Hudyo nung panahon ni Kristo ay alas 6. Yan ang hirap kay Michael Babia eh. Dinadala niya yung ating time reckoning sa time reckoning ng Israel. Mm. Kaya nga ibinaba si Kristo nung Friday kasi sa pagdating ng alas ay Sabat na ng mga Hudyo. Bawal yun. Na. Bawal kaya na. Kaya nga ibinaba siya, minadali siyang ibaba. Minadali. No? Hindi nga kasi nga Sabado na alas 6 ng gabi. Nakatay siya alas 6. May dalawang oras pa siya bago ng gabi ng reckoning time ng mga Hudyo. Ngayon, ang sabi mo, kung nabuhay si sabihin na natin, o given na, nabuhay si Kristo, sabi niya, gabi ng Sabado. Ngayon, ito ang tanong. Sa araw ba ng Sabado, tapos ba ng mga Hudyo para dumalaw sa libingan? Lalo hindi. Sa mga, Hindi, bro. Linggo na sila dumalaw eh. Hindi bro, ito yung problema dito kay Michael Babia, nagmamaroon hindi nakapunta ng Israel to eh. Sa Israel, Michael Babia,
Sa Israel, Michael Babia, ang Linggo magsisimula Sabado ng hapon. Tama nga, kaya nga sa Friday, nung sabi nyo, Friday sa namatay, alas 3, pag patag ng alas 6 yun, Sabado na yon ng gabi. Oh, Sabado na yon. Oh, hindi sa ano Sabado ng gabi? Mali na naman eh. Friday siya ng hapon patay, sabi nyo. Ano Sabado ng gabi? Ang Sabado ng gabi, Michael Babia, Linggo na. Hindi, hindi. Dito muna tayo sa... Anong hindi? Ito, gibi... Ako na bro dyan do, ganito. Bro dyan. Oh, sige, go ahead. Sundan natin. Okay. Kasi ito sa mga gabi eh. Makinig ka, Michael Babia. Ang sabi mo, namatay si Kristo ng alas 3 ng Biyernes. Oh, ang sabi mo, no? So pagdating ng alas 6 ng hating gabi ng Biyernes, isang araw. Pagdating ng hapon ng alas 6, gabi ngayon. Ngayon kung makinig ka. Ngayon gumamit ka ng, pag sinabi mo kasing Sabado ng hating gabi, Linggo yan. Dapat sinabi mo, Biyernes ng hating gabi, Sabado yan. Mali mo eh. Biyernes ng hating gabi ng alas 6 is equivalent to Sabado. Ang Sabado ng hating gabi is equivalent to Linggo. So, tatlong araw. Oh. Fred, huwag kang gumamit ng hating gabi ng Sabado kasi yun ang unang araw ng isang Linggo. Linggo nga, Sunday. Brad, makinig ka muna, Brad. No, go ahead. Di ba sabi niyo, sa Friday siya namatay, alas 3? Oh. Libing siya, anong nilibing siya, hindi pa kasi pwede libing siya na mag ano na magsabat na kasi bawal sa kanila yun eh. Kaya Biyernes ang binibing. Kaya nga nilibingan ng Biyernes kasi hindi pwede abutan ng Sabat. Teka lang, tapos magano eh. Sige, go ahead. Ito nang alas 6. Lagi natin alas 6 siya nilibing. Ngayon, hindi alas 6. Tigas ng ulo nito. Biyernes na. Hindi pwede paabutin ng alas 6, bro, kasi wala nang maglilibing. Wala nang maglilibing doon kasi nga pag umabot ng alas 6, 'yun ang pinakahating gabi ng Biyernes. Kaya Biyernes talaga sa nilibing. Teka lang, bro. Nilibing siya sa araw na 'yon na Friday. Ganito na lang. Oh, Friday, isang araw. Go ahead. Pagdating ng alas 6 ng hapon, sa kanila counted na 'yon na gabi. Oo, counted na 'yon. Sabado. Oh, Sabado na 'yon, di ba? Oh, dalawang araw. Tayo, bilang tayo ah. Dalawang araw na. Kami kasi magbilang, doon kami nagbabatay yung Ay kayo. Kaya pala hindi tayo magkasundo eh. May sarili kayong paraan na pagbibilang eh. Kaya pala. Dando, tapos na. Tapos na. Tapos na. Sila ba lang may diferensya? Oh. Ayun pala, kaya hindi tayo nagkasundo. Ayun. Pasensya na kayo ha. Alipolis lang kasi ni Soriano eh. Virgendo. Yes, Virgendo. Tanong niya, sabi niya, pag sila magbilang, tanong naman natin, paano ba kayo magbilang kapatid? 24 hours, may nakausap ako dyan. Kung gusto niyo maliwanagan, may video naman eh. Michael Babia, paano ba kayo magbilang? Nasa video, tingnan mo, research mo. Nag-ano na naman. Nagko-commercial na naman. Hindi makasagot. Kaya pala, hindi tayo makasundo. Nabuking. May sarili silang paraan ng pagbibilang, bro, na hindi paraan ng mga Israelita. Kasi kung 24 hours kayo magbibilang, lalapagin nyo ang Kristo. Oh, yes. Tama. 12 hours lang. 12 hours lang. Mayroon labing dalawang oras sa mga. Channel 11 yun. 12 hours lang. Oh, 12 hours lang. Pagdating ng alas 6, eh, ibang araw Michael, na yan. Michael. Araw, Abia, ang payo ko lang sa'yo, tumoto ka dito sa punto for punto kay Bro. Marami kang matutunan. Ayan. Niligaw ka na. Hindi ka na maliligtas ni Soriano. Hindi ka na. Soriano, si Kristo ang Diyos namin. Babalik pa. Michael Babia, kaya nga binigyan kita ng text kanina sa 10:15 na hindi mga ngaral yung hindi pinadala. Si Soriano hindi yan pinadala.
false prophet yan. Para magising ka, false prophet yan. Lumayas lang yan. Katoliko. Lumayas lang yan, bro, kay Nicolas Perez, bro. Kasi hindi niya matanggap na yung pumalit si Levita Gugulan, kaya umalis. Kala niya kasi siya yung papalit na magiging, ano, magiging puno. Eh, si babae yung pinalit. Salungat sila sa turo na babae ang mangungulo sa iglesia. Kaya lumayas. At napaglayas niya, nagparehistro. Ebidensya yung pagpaparehistro niya na yun, nagtayo siya ng bago kasi nagparehistro siya. Ba't siya magpaparehistro kung talagang umanib lang siya? Diyan daw. Kailangan magbangon si Kristo. Hindi pa alam. Hindi, nasagot na nga eh. Wala na si Kristo eh. Hindi nasagot. Hindi nasagot. Siya sabi ng payag ng nasagot. Bro Michael Babian, nasagot na bro Michael Babian. Pasensya ka na ha. Nasagot, alas 6:15 na. At saka alas 8, meron pa tayong Worldwide Catholic Bible Study. Para kay ngayon nasagot na yung Bernes ng hapon, isang araw na yung county na yun as one day. Pagdating ng Sabado, second day. Pagdating ng Sabado ng gabi, third day na yun. So, yes. 3 days nga, tama. 3 days and three tama. Nights. Ayun. So, sabing, tama. Sige bro, maraming salamat bro. Uling na lang tayo no. Wala na tayong oras sa tingnan. Lumagpas na nga tayo no. From Theological Debate with Mitchell Bendelio. Nagsimula tayo alas 2 tayo nagsimula with Mitchell Bendelio. Ngayon, mamaya alas 8, balik tayo para sa Worldwide Catholic Bible Study kung saan mayroon naman po tayong kasama din sa Brother Wendell Talibong at saka si Brother Tata Rosal. At sa uling minsan na lang, Brother Roel Tio. Okay, magandang araw sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Salamat sa Panginoon at nakadalo ulit. Medyo mahaba-habang panahon. Mga kapatid, huwag tayong basta-basta maniniwala doon sa mga taga-turo natin. Kaya po sila nagliligaw dahil nga magkaroon sila ng kanilang sariling mga miyembro. Huwag po tayong paluloko. Kung ano nakasulat sa talata, katulad niyang kanina pinag-usapan, hindi natin po pwedeng baliin dahil yan ay nakasulat. Nahuhuli natin ang mga bulaan na sila mismo nagsasabi na kasi kami, sila pala, hindi ang Biblia. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, ha? Huwag paluloko. Okay, Brother Junre, meron kang uling mensahe, Brother Junre? Okay, I wanna say congrats po for sure win kanina. Siguradong malina na malina yun, no? At saka, Michael Babia, ito lang yung huli kong ano sa'yo, huling mensahe, no? Yung sabi natin, Panginoon, know the truth, okay? So, para malaya ka dyan sa pagkakano mo. Yun lang, bro. Okay, natuwa ako doon sa tanong ni ano kanina ni Gian Rico kay Mitchell Bendelio, nagulantang siya doon. Gumawa siya ng sariling strawman tsaka yun ang kinalaban niya. Matalino talaga to Gian Rico, ano? Matalino. So, wala na po tayong oras po. Lagpas na po tayo masyado. Maraming salamat po at sa susunod po mamayang gabi, abangan po ninyo Worldwide Catholic Bible Study with mga kapuntos na kasama natin. Ito po si Jando Alabado. Kasama ko si Michael Babia, Romel Tembrevilla, Brother Roel Tio, and Brother Junre ng South Korea. Sasabi po sa inyo, fight Maria, tatak si FD with a humble heart.